Oriental Mindoro, 15 sa buwan ng Oktubre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, nationwide caravan on road safety patuloy. Pajak para sa katutubo at kalikasan inilunsad ng Kaparian. At kapistahan ng bayan ng Victoria, masayang ipinagdiwang. At sa detalye ng ating mga balita, ito ay 13 ng Oktubre taong kasalukuyan, isang youth summit ang idinaos sa isang sports complex sa lungsod na naglalayong maging responsableng mamamayan ng siyudad ng Kalapan ng mga kabataang nakiisa sa aktibidad. Sa temang lungsod na lilingap ng kabataang nangangarap, binigyang diin sa nasabing youth summit ang kahalagahan ng mga kabataan bilang mga individual na kumakatawan sa lungsod. Ayon kay Kabataan President Januel Baltazar, layo nila na magkaroon ng programang pangkabataan kung saan malaya nilang maipapahayag ang saloobin at bahagi sa lipunan. Layunin rin aniya ng nasabing summit na magkaroon ng bukas na kaalaman, kalayaan at karapatan hingga sa darating na eleksyon ang mga kabataan. Ang youth summit po ito ay isang programang pangkabataan na naglalayong po na mapagbuklod-buklod ang iba't ibang kabataan mula sa iba't ibang barangay ng lungsod ng Kalapan. Naglalayong din po ito na mabuksan sa mga kabataan yung karapatan at kalayaan nila sa lalong higit sa itong darating na eleksyon. Ano ba yung mga karapatan at yung magiging gampanin nila bilang mga kabataan. At alam po natin lahat na ang kabataan ay may malaking bahagi sa ating lipunan at lalong higit sa lungsod ng Kalapan ay may malaking bilang ang mga kabataan. Samantala, ilang mga kilalang personalidad rin ang dumalo sa aktibidad na nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa programa. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sinauhan Municipal Mayor Maria Angeles Kasubuan sa kanyang mga kababayan na iwasan na ang pagsusunog ng dayami dahil sa hindi magandang epekto nito sa kalikasan. Sa panayam sa nasabing punong bayan nitong Sabado sa programang Newsline City Talk, sinabi nito na patuloy silang nakikiusap sa kanilang mga magsasaka na iwasan na ang pagsusunog ng mga dayami dahil hindi ito nakatutulong sa kalikasan sa halip ay nagdudulot pa ito ng lalong paglala ng epekto ng climate change. Dahil sa panahon ng anihan at malaking bahagi ng kanilang bayan ay agricultural land, aminado si Mayor Angie na may mga nauhenyo pa rin na hindi maawat sa pagsusunog ng dayami kung kaya't mas pinaiigting nila ang kampanya upang matigil ito. Payo ng opisyal na sa halip na sunugin ay mas makabubuting gawing pataba ang mga dayami sa mga palayan na makatutulong pa upang makatipid ang magsasaka sa pagbili ng mga commercial na pataba. Samantala, maliban dito, tinalakay rin ni Mayor Angie ang mga programa nila sa kanilang bayan na nakatuon sa turismo, kabataan, agrikultura, pagresolba sa pagbaha, kalusugan at marami pang iba.
iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Pagpapatuloy ng ating mga balita, sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga aksidente sa kalsada, isang two-wheel relief for a cause o call to action towards unity, safety and equality ang inilunsad ng Department of Transportation and Communications na pinangunahan ni DOTC Assistant Secretary Dante Lantin, local government units at non-government organizations sa pagkipagtulungan ng iba't ibang motorcycle groups. Nagsimula ang nasabing aktibidad sa lungsod ng Davao at nitong Sabado, 13 ng buwang kasalukuyan, dumaan sa lalawigan ng mga motoristang bahagi ng naturang programa na naglalayong maging aktibo ang mga motorcycle riders sa pagpapalaganap ng mga impormasyon hinggil sa road safety. Namigay rin ng libreng ICC stickers ang pamunuan ng DTI sa lahat ng dumalo at nakiisa sa programa. Samantala, binigyang diin ni ASEC Dante Lantin ang kahalagahan ng safety awareness sa kalsada, kung saan ayon sa kanya umano'y nasa higit 1.3 milyon ang nangyayaring aksidente sa buong mundo na pangunahing sangkot ay motorsiklo, kung kaya't nais nilang maikintil sa mga motorista ang pagiging maingat sa pagmamaneho. Succeeding leg ng aming nationwide motorcycle rally caravan para ipromote ang road safety sa ating bansa. At tayo po magtulungan sa MDPPA, sa MRO, sa ARMAS at sa mga local motorbikers upang sa ganun ay mahikayat natin ang local government unit na magpatupad ng mga kinakailangan ng road safety measures upang sa ganun ay ma-improve ang road safety situation sa ating bansa. Samantala, isang inspirasyon naman sa mga may kapansanan si Director for Person with Disability Louie Golia na nakibahagi rin sa programa kung saan ayon sa kanya, hindi hadlang sa mga katulad niyang PWD ang maging isang motorista. Aniya pa nararapat rin na bigyan sila ng tamang karapatan sa daan at mabigyan ng lisensya sa pagmamaneho. Nananawagan po ako sa mga commuter, sa mga motorista na magbigay po ng konting respeto kapag nakakita po ng isang may kapansanan sa kalsada po. Ito po ay merong signage na nagpapahiwatig na yung sakay ng sasakyan ay mayroon pong kapansanan. Sa amin lang po, equal rights po para po sa lahat ng mga nagmamotor. Kami po naman ay mabigyan din ng karapatan para po sa kakalsadahan. Sa huli, hangad ang pamunuan ng DOTC at mga grupo ng motorcycle riders ang kooperasyon ng iba pang motorista sa nasabing proyekto. Ibang balita, sa pagkipag-ugnayan sa Apostolico Bikaryato ng Kalapan na pinumunuan ni Bishop Warlito Kahandi, ganap na alas 7 ng gabi nitong Biyernes, 12 ng buwang kasalukuyan, dumating sa pantalan ng siyudad ng Kalapan ang mga paring delegado mula sa siyudad ng Batangas na kalahok sa programang Padyak para sa Katutubo at Kalikasan. Isang misa ang idinaon sa Santo Niño Cathedral Parish na sinundan ang pagsisimula ng pagpadyak ng mga kaparean patungo sa bayan ng Rojas, kasama ang ilang mga kinatawan mula sa non-government organizations at local government units, gayon din ang ilang mga lokal na siklista. Ayon kay Father Joseph Bungaling,
Ang nasabing aktibidad ay nilohokan ng humigit kumulang sa 100 siklista at isinagawa upang mamulat ang lahat hinggil sa responsibilidad na bigyan ng pagpapahalaga ang kalikasan, gayon din ang karapatan ng bawat katutubo. Ito ay pagmamalay para sa mga ating mga nasa lupa sa pagpapahalaga natin sa mga katutubo sa ating salalawigan at ang ating mga mangyan at mga kapatid na mangyan. Pagmamalay ha, awareness. Para sa kalikasan ka? Pati sa kalikasan, lahat-lahat na yan. Samantala, matapos sa bayan ng Rojas, sunod na tinungo ng grupo ang Iloilo, kung saan inaasahan na makakaakit pa ng ilang lokal na siklista ang mga kaparian sa dadaan ng mga lugar. Tampok ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Ngayong araw, 15 ng buwang kasalukuyan, ipinagdiwang ng bayan ng Victoria ang kapistahan ng patron nitong Nuestra Señora del Rosario at bilang pasasalamat sa poong may kapal sa masaganang taong ibinigay sa kanilang bayan. Ilang mga aktibidad ang inihanda ng pamahalaang bayan sa pakikipagtulungan ng komite ng kapistahan. Sa programang idinao sa Municipal Chief, nagbigay ng mensahe si Victoria Mayor Alfredo Ortega Jr. at ang ilan pang personalidad na sinunda naman ang pagpapakilala sa mga nabuwagi sa ginanap na News Victoria 2012. Binigyan rin ng pagkilala ang mga kasundaluhan sa ginawa ng mga itong pagpapaganda sa Municipal Plaza. Sa ikalawang bahagi naman ng programa, nagpakitang dilas ang mga mag-aaral mula sa 21 eskolahan dito sa field demonstration ng pinamahalaan ng DepEd Victoria District. Samantala, maliban sa mga nasabing gawain, nabigyan rin ng pagkakataon na kumita ang ilan sa pamamagitan ng pagtatayo ng pwesto sa harapan ng compound ng munisipyo kung saan mabibili ang iba't ibang mga produkto. Lumagsa naman ang mga mamimili sa Baratillo at bahagya rin ng sikip ang galing ng trapiko sa Kabayanan dahil sa pagdami ng mga tao at sasakyan na nakikisiyasta sa nasabing bayan. Sa Kabuuan ay kay Mayor Ortega, masaya sila sa matagumpay na selebrasyon ng kanilang pakistahan ngayong taon. At labis nila itong ipinagpapasalamat sa buong may kapal at sa kanilang patron. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamara Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Melissa Francisco na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.